regarding the decentralization of education, how you can combat the dangers and the dysregulation of decentralization to education. Hindi ako sang-ayon doon. At hindi ganun gusto ko na ibababa sa local government unit yung education. In fact, nag-file ako ng bill mula pa noong 1998, hindi lang talaga nakakalusot, na i-renationalize ang health at saka agriculture workers natin. Dahil tinanggalan mo ng kamay at paa yung dalawang departamentong yan, nung dinecentralize at dinevolve mo yan, samantalang hindi mo naman binaba yung pondo. When I made mention of decentralization, it was in the same thought and manner that Chito mentioned it a while ago. Pag-decentralize ng department sa kanyang mga regional offices at sa kanyang mga offices pababa. At hindi yung kada galaw, kada salita, kailangan may permiso ng secretary at kailangan ng department order. Pero hindi ko intention i-devolve sa local government unit yung education function ng DepEd. Para lamangan natin naman, yung tayo nagpalaki ng cellphone industry. Kailangan, diyan tayo kumuha, hindi naman natin itatax kayo eh. They cannot pass on ang bonus nila. So, as far as I'm concerned, I'm not fleecing them. 10% of 2 billion is 200 million pesos a day. Where are you gonna get that? Importante, contribution natin. You cannot have education unless we're part of it. I have learned from volunteerism, when I get people to go there and watch and put themselves on the line, it is time that we learn that we cannot rely on government. And if we can contribute formally from the text, the cell phone owners must, the companies must take out from their profits and give it to this health education acceleration program.